May tax accounting seminar tayo, mga kataks. Paliwanag ko lang sa inyo yung benefits kapag umatin ka at maturuan kita, okay? May tatlong major benefits ang tax accounting. Number one, it will lower your taxes. Ina-assure kita niyan. Kasi ako po yung ebidensya. I can lower my taxes without bribing, without doing illegal things. Hindi ko kailangan ng advice ng BIR officials. Irrelevant sila sa akin. Lalong-lalo na yung mga corrupt. Tanggalin na natin sa buhay natin ang corruption para maging magaan ang buhay natin. At may pasa natin sa mga anak natin yung hindi naglalagay. Okay? Kasi ang dami kong nakausap na mga magulang, ha, para lang maiwasan nila yung stress nila sa letter of authority, ipinapangalan yung mga negosyo nila sa anak nila. Sabi ko sa kanila, kung ipinangalan mo sa kanila, dating gawi ka pa rin ba? Oo, kailangan eh. So, pinasa mo lang kako yung sakit mo sa anak mo. Kung may cancer ka, pinasa mo yung cancer sa anak mo. Kasi may cancer yung business mo eh. Pinasa mo sa anak mo yung business mong may cancer, edi magkakaroon din ng cancer yung anak mo. Okay? Ayaw natin yon. Pero pag tax accounting, ang ipapasa mo sa anak mo, malinis, walang sakit na dugo. Next, pag gumamit ka ng tax accounting, no deficiency tax ka. Ina-assure ko sa'yo yan. Kasi tax accounting ang gamit ko. At yung mga kliyente ko, tinuturuan kong gumamit ng tax accounting. Ikaw, accountants, bookkeepers, o consultants, kahit na lawyer ka, tuturuan kita ng tax accounting. Actually, may libro na nga ako dyan eh. Kasi for the past 20 or 30 years ko na sa practice, karamihan ang nakikita kong libro, walang laman. So, doon nagmumula ang deficiency tax. Tsaka, later on, i-discuss ko sa inyo ha, na yung mga CPAs na nagse-certify o gumagawa ng financial statements na ang basis ay walang laman ang libro, bawal po yon. Explain ko yan sa inyo para wag na ho kayong kumuha ng mga CPAs na hindi ho marunong mag-audit. Kasi paano nag-audit yung isang CPA na walang laman ng libro? Okay? Mag-isip po kayo, ha? Third na benefits ng tax accounting, court on your side. Lagi ho kayong kakampihan ng korte. Hindi lang ho yung regional trial court, municipal trial court, o yung court of tax appeals. Ang pinaka-importanting korte na kakampi sa inyo ay Supreme Court. Bakit mo nasabi yan, Mr. Maestro? Kakampihan ako ng Supreme Court. Yes! Kasi ho, naglabas na ho ng desisyon ng Supreme Court na inuutusan tayo, ha? Under its decisions based on the case of Commissioner of Internal Revenue versus Lancaster. Naglaban yung BIR, sabi ng BIR sa Lancaster, oy, gumamit ka ng financial accounting. Sabi ng Lancaster, ayoko, gagamit ako ng tax accounting. So naglaban sila, kasi pag tax accounting, walang babayarang 6 million ng Lancaster. Pag gumamit siya ng financial accounting, magbabayad siya ng 6 million. Oh, ano sabi ng korte? Sabi ng Supreme Court, BIR, mali ka. Actually, yung case eh, tumagal ng 20 years, 20 taon bago nakapag-decide ng Supreme Court. Oh, BIR, mali ka ha. Eto sa'yo. Okay. Sabi ng Supreme Court, ang dapat gamitin ng Lancaster. Lancaster po ay isang taxpayer. Ay tax accounting. So kung ang Lancaster pinagagamit ng Supreme Court ng tax accounting, hindi ba ikaw, oo, makinig ka, ikaw na nakikinig at nanonood sa akin, tax accounting gamitin mo. Kung ready ka na, tuturuan kita, walang problema yon. At saka gusto kong makita mo to, bakit natin ginagamit yung desisyon tungkol sa Lancaster, kasi nakasulat ho, sa Article 10 ng ating batas, judicial decision
forms part, Article 8 yan. Judicial decision form part of the legal system. Mas mataas minsan, sir and ma'am, yung decision ng Supreme Court doon po sa ini-implement na administrative rules and regulation ng BIR. Kaya ini-invite ko ho kayo. Dahil worth naman, di ba, kung malolower mo yung taxes mo, wala kang deficiency taxes, wala kang letter of authority, at yung court laging nasa side mo, very, very powerful kayo using tax accounting. Okay, mag-register na po kayo kasi meron ho tayong early bird o anumang bird na nandiyo dyan, angry bird. O may pagkakataon ka na, may pagkakataon ka na. As for these packages, okay? Yan ito kasi yan eh. Kapag bumili ka sa akin ng libro or na-i-train kita, ibebenta kita. Dito kita ibebenta sa tax mapping apps. Nakikita ba ninyo? Yung mga kulay blue na nakita nyo dyan, mga tao yon, mga... Right now, mga accredited sila, pero pipiliin ko pa sila eh. Ayan, sa buong, ano yan, buong Metro Manila and nearby provinces. So, pag pinindot mo ito, lalabas yung service. Ayan, VAT, income, at saka withholding tax. Bookkeeping yan. Pag ito naman kulay green, letter of authority, SDT, BMB, benchmarking, tax mapping, offline candado, LN, letter notice. Ito naman, dilaw, tungkol sa assessment. And of course, yung kulay pula ay tungkol po sa collection na ng buwis. So dito, para tayong mga grab, ha, na immediately, pag may problema yung mga taxpayer, ito po yung apps na kukunin nila, makikita ngayon nila dito, ayan, yung mga available tax specialista na pwede nilang kausapin. Siyempre, babayaran po nila kayo. Ganun po ang mangyayari. So, ano ho sir yung tax specialista? Ayan, tax specialista. Walo ho yan, pero pito lang ho yung sinulat ko. Yung pangwalo ay yung tax bookkeeping specialista. Siguro later on, magbibigay ako ng lecture about tax bookkeeping at saka ano pagkakaiba nito sa financial bookkeeping and managerial bookkeeping. Paliwanag ko lang ito. Yung una is BIR tax mapping. Pag na-i-train kita, may libro ho kasi ko dyan. Okay? Ayan. Bibigyan kita nito. Hindi naman pala bibigyan. Bibilin mo to. Pwede kong pautang sa'yo. Depende. So, dito sa tax mapping, kasama rito yung libro para sa BIR lifestyle check. At saka yung BIR open cases specialista. So, isang libro, tatlong specialization kagad ang makukuha nyo. BIR tax mapping, BIR open cases, at BIR lifestyle checking. Yan. Pagkatapos kayong bumili ng librong ito, sinabi ko nga kanina, ilalagay ko kayo rito sa aking apps. Tax mapping apps na sa Google Play Store. Next, offline candado. Tuturuan ko kayo ng offline candado, bibili rin kayo ng librong ganito. Okay? May packages tayo para sa OFW, non-CPA, non-lawyers, dun po sa mga bookkeepers na gustong pataasin yung kanilang kita, sa mga accountants na gustong pataasin ang kita nila, sa mga CPAs na gustong pataasin ang kita nila, at sa mga employed accountants, bookkeepers, consultant, financial analyst, financial planner, financial advisor na gustong pataasin ang kita nila, ini-invite ko kayo na maging tax specialista. So sa offline candado na libro, kasama na po dito yung BIR inventory taking at saka BIR benchmarking. So, tatlo uli yung inyong specialista na pwede kayong kumita. And of course, meron po tayong pang tax specialista, pang BIR
letter of authority. Exclusive lang po siya kasi medyo profitable po itong ganitong klaseng negosyo. And meron tayong BIR subpoena. Napapansin nyo may mga librong pinaplas dyan. Bibilin po nyo yan para kayong maging membro ng tax specialista. At pagkatapos po, ilalagay ko po kayo doon sa tax specialista o tax mapping apps para malaman po ng tao na kayo po ay nag-o-offer. So, meron po tayong mga special packages. Very special sa akin ng mga OFW. Okay, mga OFW, i-present nyo lang na kayo ay talagang OFW. Turuan ko po kayo na maging tax specialista at immediately maibenta nyo yung sarili ninyo sa mas maraming taong nangangailangan. Labanan na po natin ang BIA, graft and corruption. Labanan po natin yung mga harassment, oppression, harm, at saka pananakit nila sa salita, pagtotorture ng utak. Maging tax specialista po kayo. So, marami hong salamat at magkita-kita ho tayo sa mga susunod kong seminars. O sa mga taxpayer, kung meron kayong Bible, dahil unknown yung pupuntahan nyo, yung taxation din po is unknown. Kailangan po ninyo ito. Salamat po.